Kumusta nga kababayan? Bindoy Karedo, a.k.a. Doybins on YouTube, a.k.a. The Bearded Trader PH on Facebook. May bago na naman akong video series ngayon. Kasama ko dito yung mga nanalo ng free tickets na ibinigay ko last October before TradeChella event. I made not one but two videos ng TradeChella for the giveaways. So sila yung mga nakasama ko dito. Lahat ng topics na pinag-usapan namin on trader psychology, trading mastery, topics on intangibles, real talk, and real life experiences ng isang beginner trader. Ito yung continuation ng ating episode. Mag-focus naman tayo ngayon sa journaling at other topics like pag-setup ng trading capital. Paano magdagdag? Paano siya i-maintain? Tara! Iba, ang iba ginagawa lang, nag-breeding lang sila. May isang mentor pa nga, ang ganda ng sharing niya about ganito eh. How to go back to your neutral state. Pupunta siya sa labas ng bahay, sisigaw siya ng malakas. Ganun lang talaga. Ganun lang talaga ginagawa niya. Magmumura siya sa banyo. Ganun lang. Oh. So, kanya-kanya tayo dyan. No, kanya-kanya tayo dyan. Next. Journaling. How many here? Type 3. Sino dito ang nag-journal na? Type 3. Uy, ang dami! Oh my God, grabe. Akala ko parang masasabihin nila type 0 eh. Galing! Dami, type 3. Okay, galing. So, baguhan ka na. Kasi nag-type 1 kayo kanina, less than 1 year. Pero magaling ka na mag-journal. Astig yun. No, so maraming tatanong. Ano ba ang journal? Bang ano? Ako meron akong 5 journal. May 3 notebook ako physical. Meron akong automated. Automated journal. Tapos meron akong Discord journal. Ako, masasuggest ko sa inyo, kaya simula pa lang nung nag-group chat tayo, mag-create na kayo ng Discord, personal Discord nyo. Pwede kayo mag-create ng personal journal sa sarili nyong Discord. So kapag pinakita ko sa inyo yung Discord journal ko, grabe, magugulat kayo. Grabe, parang library on its own. So ganun talaga. So, ano yung importante sa journaling dito sa tanong natin, no? Sa tanong natin yung pagka ano dito kasi sa journaling, malalaman yung numbers mo. 'Di ba? Numbers mo, which is very important. Pangalawa, kailangan hindi ka lang basta magaling ka mag-reflect. Ako baliktad. Nung natututo na ako ng momentum trading and especially journaling, nobela ako mag-reflect. As in, isang bad trade lang, isang loss lang. Siguro, ang average ko ng isang trade lang, nag-average ako ng 80 pages. Magsulat. As in, sulat kamay talaga. Magsusulat ako ng reflect, magre-reflect ako dito sa notebook ko. ETP, ubos ang isang notebook. Imagine mo, ilang trades pa ang ibibigay mo in your life. Dami pa. So, ubos ang notebook mo. Di ba? Kaya, ngayon, kapag matuto kayo mag-journal, kailangan matuto rin kayo mag-reflection. So, napapansin nyo, hindi ko sinasabing mali ang mag-reflect na mahaba, pero it would cost time. Imbis na mag-focus ko on other things. Learning your craft, kailangan rin, no, kailangan hold a leash to your reflecting. Okay? So, last ito, moving on. Sabihin nyo, move on. Type nyo, move on. Dali. Baka hindi pa kayo nakaka-move on. Di ba? May sinasabi ng iba, oh, naku, paano ako makaka-move on, brother? Ang sakit ng loss. Oh, talagang masakit. And marami ka pang losses na mararanasan. Kaya kailangan mag-move on ka kagad, quick. Ano pa yung iba natin pwede pag-usapan sa move on? Pwede nating sabihin yung missed trades. Kung hindi kayo familiar sa missed trades, yun yung pinagplanuhan mo ng matagal, tapos nung dumating yung opportunity, hindi mo siya na-trade. So, sabihin ng iba, Kuya B, yung missed trade ba, pwede ba yung trade, yung stock na lumipad pero hindi ko naman pinagplanuhan? I don't consider that a missed trade. Ano yung mga high flyers natin recently? O sige nga, magbanggit kayo ng high flyers. Dali, type nyo. Ano yung high flyers recently? See, dito.
Oh, starts with letter L. Dali. Anong lab? Walang lab, no? LTG, wow. Grabe si John Ray, ang bilis mag-ano ah. Ang bilis ni John Ray ah. Grabe, momentum trader to si John Ray. Ayan, tapos na. LTG na. Ayun, share ko sa inyo. LTG, never ko pinagplanuhan and never ko ina team na i-trade. O kaya, alam niyo yung familiar kayo dun sa meme na congrats o kaya ano yung congratulations pero may meme dito na naka-smiley face yung pala sa mga mukha. Parang ganun, di ba? Kung makikita niyo yung chart ng LTG, mamaya makikita niyo yun. Lumipad na siya. So, anong reason bakit ko kinukwento yung LTG? Kailangan mag-move on ka. Kung gusto mo talagang pag-aralan, huwag ka mag-aksayan na masyado maraming panahon on it. So ano ulit? Journaling, reflecting, and moving on. So mahabang talk pa yung journaling. Hindi lang kaya ng isang talk yun. No, pero mapapansin nyo, once na matuto na kayo mag-journaling, hindi pala siya ganun ka haba dapat ginagawa. Mas more on ka mag-spend time on reflecting on your journal trades. Akala kasi nung iba, yung mag-encode ka lang, sapat na hindi rin. Kailangan nagre-reflect ka rin. And natututo ka mag-move on. And focus on better things. Quality trades pa in the coming future. So next, B. Ito para sa akin. Ito yung pinaka gusto kong question. No? Question. Kaya kung nandito ka man, di ba? Thank you sa question mo. Hindi to trading lang ha. Being a full-time worship leader dati, ano pong nakapag-transition sa inyo papunta sa full-time stock market? Is it more about your wise din po ba? Mission to serve more sa ibang tao po kasi, putol yun ano? Sa ibang tao po kasi, there is a slight difference or issue about being a church leader and money. How do you balance it? Ganda ng tanong, no? Napaka daming tanong. Sa totoo lang, ang daming tanong. Pero, no, nasagot ko yan. So, no, itong una natin pwedeng sabihin. Ito, kailangan nyo maintindihan to. Hindi ito nanggaling sa akin, nanggaling to sa Biblia. Galing to sa Timothy. Yan. Ano, money is not the root of all evil. Hindi yung money ang root of all evil. In fact, ginawa o hinayaan, magawa no ng tao kasi si Lord gumawa ng treasure in this world but in form of money, tao ang gumawa. Pero kung hahayaan ni Lord, hindi siya evil. Kasi good things come from God. Eh. So ano yung evil? Love of money. For the love of money is the root of all evil. So again, bakit ko sinasabi to as my first point dito sa tanong niya? No, kailangan ma-desensitize ka dun sa realidad na hindi masama ang pera. Gagamitin mo siya para makatulong ka sa iba. Kaya ako, ang trading business ko, one of my missions is to help talaga yung financially illiterate. Which sinimulan ko nga nung sa Tradezilla, di ba? Ginawa ko yun. I bought tickets para sa mga hindi makabili, sa mga financially illiterate. Yan. So, ginamit ko yung pera para makatulong na iba. Pangalawa, God talked about money in the Bible. Oh, malamang, palagay ko yung nagtanong nito, very religious to, spiritual. Maraming beses, actually, isa yan sa mga arguably pinakamaraming themes, topics na pinag-usapan sa Bible. Yan. Many to mention. Even sa New Testament. Last. Ayan. Kaya ako masasabi na ito yung hierarchy ko. I am a full-time worshipper, full-time husband, lastly, full-time trader. So, hindi pwedeng ano yan, i-juggle yan. Kasi yan ang unang priority ko. Full-time worshipper ako. Even in my trading, even if I'm suffering losses, magte-thank you pa rin ako kay Lord. Dahil sa opportunity to experience this. No, na thank you sa losses ha, pero yung experience. Full-time husband ako. Pagka kinailangan ako ng asawa ko, I would drop everything. Lastly, full-time trader.
Ito yung source of income ko and business. Next, when is the right time to increase my port size? Ito very ano to, no, very technical lang ano, pero sasagutin natin sa pamamagitan ng psychology. When is the right time to increase my port size and capital? Lahat ba sa inyo nagigets yung port size and capital? Type nyo, type 1 kung nagiget nyo. Okay, type 1. Okay, okay, marami, marami, okay. Anong pwedeng basihan ko para masabi na okay yung ginagawa ko? Okay nang gawin yun pala. So meron naman ako sigut dito sa pamamagitan ng hindi technicals. Una, when your skill shows significant results. So paano mo malalaman na may resulta? Focus on your numbers. Importante yan. Focus on your numbers. Focus on your numbers. O hindi mo magagawa yun pag wala kang journal. Pag wala kang automated journal, okay lang kahit wala. Pero kung wala kang journal purse, hirapan ka malaman kung ano resulta. No? Next, when your skill shows consistent results. Tandaan nyo, iba yung significant sa consistent. Ano yung ibig sabihin ng significant? Kita. Nakikita lang. Nakikita. Ibig sabihin ng significant, nakikita, halata. Pero pwede kasing one trade lang yun. Pwedeng one trade lang yun. Tapos hindi ka na nag-trade buong taon. Oh, which is okay lang rin. Pero for some na momentum traders, na marami scalpers, na day traders, eh dito maintindihan nyo yan. So pag sinabing consistent results, again, inuulit ko, no? Inuulit ko na pwede ka mag-suffer ng loss today. Pero in trading ha, pwede ka mag-suffer ng loss today. Pero in trading, kailangan consistent ang results mo. Again, sinabi ko sa talk ko yan, no to jackpot trades. No to jackpot trades. Okay? So, next question na yata to eh. Okay. Okay, ito. Last na to. Last. When you take conviction into action, kailangan yung mga matututunan mo theoretically o yung sa libro, like yung sinabi ni Luis kanina, kailangan ma-put into action mo na. Related to sa tanong nung nag-question, ano, na yung conviction kasi, nakikita rin yan sa how you do your position sizing. So, kung hindi ka pa familiar sa position sizing, is simplihan lang natin yung definition. Yung position size is yung probability mo to win is alam mo nang mananalo ka. And para sa iyo, alam mo na kung ilang percentage. Like pag tinanong ka, oh sige, Joanna, para sa iyo itong particular na trade na to, ano sa tingin mo ang probability na mananalo ka? And sumagot kagad si Joanna, sinabi niya 70%. 'Di ba? So ganun kaagad, kung ganun ka ka-confident, ang tanong, anong conviction mo para i-put into yung, hindi, not only your mouth, where put your money where your mouth is, hindi ganon. Kung magkano ang gusto mong ilagay into a trade based sa conviction na meron ka. And that's putting it into action. Kasi yung alam niyo yung conviction, yeah, gaganon ka, di ba? Gaganon ka. Eh, sinabi ko, di ba, yung particular stance. Pero kapag hindi mo rin naman gagawin into trading, mahirap yun. Again, when you take conviction into action, hindi sapat na nandito lang yung conviction mo. Kailangan i-translate mo into yung execution mo and into trading. Okay? So, next. O kayo, kamusta? Meron ba kayong mga automated journal? Meron kayong mga notebook? Katulad nito. O kita-kits sa susunod na episode, huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-turn on yung notification bell niyo at i-share niyo sa ating mga trader friends, especially yung mga OFW. O kita-kits. Bye.